Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chiang Amay from Japan. Kabayan Libra, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyo mga comments. Dahil halos lahat kayo is resonate. Skip comment lang mga kabayan, ang iyong energy is naiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko, makuha lang yung energy nyo. Makaresonate lang kayo sa ating reading. Okay. And maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na personal reading, nasa baba po ng video to, how to contact me. Ano mga magaganap o posibleng maganap this week, no? Sa tingnan natin. May 13 to 17. O maaaring naganap, maaaring nangyayari o mangyayari pa lang sa iba, no? This is a general reading, ano, Libra kabayan. Kuhanin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman para sa iyo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Use your own intuition. Lawakan ng isipan. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. Okay? Huwag nyo masyadong didibdibin. Ha? Okay, may mga pagpaplano? Ano, uuwi ka ba ng bansa? Or may getting together ako nakikita dito? Or there is someone here na makikipagkita sa'yo? Basta may getting together, celebration, reunion, something ganun nakikita ko dito. Okay. Dalawa ba trabaho nyo? Yung nakita ko, maraming tao eh. Doon sa community or teamwork ako nakita dito. Maaring maliit o malaki o maliit man itong situation na to sa nakita ko dito. Yun. Parang may travel kayo, no? O may makikita yung travel. May coming home kasi ako nakita, actually. Meron din mga hindi pa nare-resolbahan na solution. Ay, tension sa nakaraan. Sa nakita ko rin dito, doon sa part of the family, malapit sa puso, maybe, ang nakita ko dito na umalis, ano? May umalis. Siguro nakaraan na to. Hindi ko alam, siguro, if ever, sa iba dito, maaaring magkakaroon ng celebration, wedding man yan, kung anong celebration yan, o magkikita-kita man, mga close relationship, para magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. May magaganap na gano'n. Ano po yung hirapan? This week po para kay Libra. Diba dito kasalan? Dami niyong problema. Pero nakita ko naman na may recovery ako nakikita sa inyo, no? Okay na handin din, meron ng pagdidesisyon or you have a decisions in life na nagkaroon na ng mga tatapusin mo na yung problema mo, yung tatapusin mo na yung problema mo tsaka yung struggle mo, yung mga pinapasan-pasan mong hirap, no? Sa nakita ko dito, yan, nakikita ko na nakapag-desisyon ka na. Iba dito, may nakita kong desisyon sa buhay na mag-i-start kayo ng bagong business or bagong pagkakapirahan. Sa iba, ganun na. Baka may mga ganun akong... Bakit po? Tingnan natin. Alam nyo... Hindi ko alam kung merong ano. Hindi ko alam kung tatay mo, lolo mo, lalaki. Ang nakikita ko, ano ba to? Either ma-confine or nagpapagamot siya or there's a rehabilitation. Baka nagpapagamot siya, ganun. May tao na ganun ako nakikita. Or sana hindi ano, no? Sana hindi paralyzed, no? Ganun nakita ko. Tingnan natin. Basta malapit sa puso niyo.
Ano po si ano? Naka-recover na kayo sa mga sakit, ano, na sitwasyon sa nakita ko dito. Kumbaga natapos na yung mga problema, yung worst nyo, no? Nagkaroon, nakasurvive na kayo. Sa nakikita ko dito, I don't know why, pero may tao na nagsisinungaling sa'yo, no? Maaring, or may mga magsisinungaling sa'yo. May iisipin ka daw every night sa nakita ko dito. Parang nag-iisip ka ba every night? Nakita ko. And then, merong magigilty eh. I don't know why. Pero makakaramdam ng guilt, makakaramdam ng self-hate, ganyan, self-doubt. Parang magkakaroon ng lack of trust sa sarili, maybe. Or dito sa tao na to. Yan ang nakita ko. Kakaroon ng pagka-judgment, ganyan. Siguro, i-judgment mo itong sitwasyon na to, itong tao na to. Yun ang nakita ko. Siguro, if ever kung ito is hihingi ng tulong o hingi ng support, which comes sa'yo, or ikaw ang bibigay ng support para pagdududahan mo itong tao na to. Ganun. Yun ang nakita ko. Or maari naman in the past na o kaya nangyayari sa iyo na may tao ka na pinagdududahan mo na hindi nagsasabi sa iyo ng totoo. Yun. Tao na nagsisinungaling, ano? May tao na hindi unfair. Puro kasinungaling ang sinasabi niya. Apart to the family or a business o kaya may related ang money dito. May related ang mga pera. Baka sa work mo o kaya part of the family, ganyan. Parang ang tagal na nito, ang tagal na niyang nagsisinungaling sa'yo. Pinag-uusapan ka rin. May nakita akong pinag-uusapan ka. Ginagawan ka ng hindi maganda. Ganon. So, nakita ko rin dito, this weekend, sa iba. Hindi ko alam kung magiging cold ka sa family mo o mas pipiliin mo yung sarili mo. No? Parang magiging malamig ka sa kapamilya mo, sa karelasyon mo, sa malalapit sa puso mo. Yan na nakita ko. Parang mas pipiliin mo muna yung sarili ko. Ganun na nakita ko dito. And then, siguro sa iba dito, parang magsusungit kayo. I don't know. Parang, hindi nyo lang siya papansin yun. Kasi alam nyo na nagsisinungaling. Yung parang yung tiwala is nawala. Alam mo yun? Kasi siguro in the past, may mga nangyari na hindi maganda dito sa sitwasyon na to. Parang nawalan ka na ng tiwala. Ganun nakita ko dito. Mas more on focus ka ngayon sa sarili mo eh. Mas more on magsisave ka ng manis dito. Pa-focus ka sa stability mo, sa business mo niyan. Waaring matagal mo na rin itong pinag-iisipan eh. Or matagal mo nang pinag-iisipan itong sitwasyon na to to withdraw. No? Sa nakita ko dito. Parang nagkaroon na ng mga decisions in life. Kumbaga hindi mo na kasi dati sinuportahan mo to. No? Nakita ko. Ikaw yung naging honest, support, give advice, something ganun. Pero parang there's something happened na parang hindi ka na naniwala. Kasi alam mo na magsisinungaling itong sitwasyon na ito. Maaring inalis mo na rin ito sa sarili mo, nagkaroon na ng withdrawal o nagkaroon na ng nakita mo na yung katotohanan dito sa sitwasyon na ito. No? Kaya siguro nakapag-decide ka na sa sarili mo na it's enough.
no? Focus naman ako sa sarili ko. Katawan. Kasi, kumbaga na hindi yung, siguro nagkaroon ng mga pagbabago or the massive changes, kumbaga nagkaroon ng hindi maganda or nagkaroon ng mga revelation, maaring ganun, no? And this week din, sa baliktad naman to. Pwede ko bang malaman to? Salamat po. Okay. Andito na yung sa part na nakikita ko dito sa'yo na naabandonahin mo na itong mga sitwasyon na to. This week, talagang magkakaroon ng mga changes, distraction, or sa iba dito, calamity man yan, or crisis, ganyan. Something disaster. Kung baga, expect the unexpected. No, nakikita ko rin dito, sa iba dito, nakokontrolin mo na yung sarili mo. No? Hindi yung pagkokontrol ng sarili, yun nga, pagiging call to move on. No? Parang i-chase mo na yung gusto mong gawin. Parang hindi yung sa part na, parang kahit may ano ba to, kahit na alam na love mo sila, ikikip mo na lang yun with comes serious. I-hide mo yung feelings mo to move on sa nakita ko dito. Maaring nasasaktan ka, pero ilelet go mo to. Mag-i-escape ka dito sa sitwasyon na to na alam mo naman na hindi na mag-work sa'yo. Kaya mag-move on ka na lang. Kukontrolin mo yung sarili mo, yung feelings mo. Ganyan. Kasi siguro, in the past, this foundation, kung ano man foundation to, inabuso ka eh. Sobra ka inabuso eh. Masyado kang manipulate nitong sitwasyon na to. Naging bitter, kumbaga. Kumbaga na hindi yung sa mga day-breaking promises, itong foundation na to. As in, naapi ka. Nakaramdam ka ng pang-aapi. Nakaramdam ka ng inhumanity, naging dishonest sila, or itong sitwasyon to naging dishonest. Kumbaga, inamusin nila yung kabaitan mo. Ganyan. And then now you chase your dreams and nahadun ka na sa part na na mas mag-make a new beginning ka lang. Abandonin mo na lang ito at kukontrolin mo yung sarili mo. Kasi kumbaga, ayaw mo na maloko, ganyan. Handun ka na lang sa i-reach mo na lang yung goals mo. Mag-focus ka sa mga goals mo. Kumbaga, ibabalik mo na yung strength mo. Yan, baka this week, makaramdam ka na ng confidence, no? Yan, tsaka babalik na yung lakas ng loob mo. Kasi dati, talagang sobrang naging sneak ito. Itong sitwasyon na to, naging sneaky. Then, you let go. No? Nag-escape ka na dito. You're getting away to something. Kumbaga, you're taking to the higher path na rin. Nagkakaroon ka na ng balance eh, sa buhay mo ngayon, ano? Binabalansin mo na yung sitwasyon na meron ka sa ngayon. Kasi nasa new direction ka na. No, alam mo na at siguro alam mo na yung destination mo. Kumaga, nahandun na yung part na nagpapakabisi ka na, no? Sana kita ko dito. And then marami ka ng plano, nagplan or magpaplano ka na to move on, to revert. Kumbaga, to renew. May mga ayusin ako nakita. Magpo-put boundaries ka na rin dito, no? Ang dami, magiging busy ka also this week. Maaring, there's a pangyayari ako nakikita dito na maaring may mga tao na hindi ka gusto or tao na ayaw mo. Ganyan. Parang ikaw yung magdi-distance sa kanila. No? Nakikita ko naman na you are taking to the higher path. Kasi in the past talaga yung patient mo, binigay mo. Pinakita mo, no? Pero yun nga, something happened talaga na nakita ko na nakapag-decide ka na rin talaga na may mga plano, may mga grow akong nakikita sa'yo. May mga pag-i-effort when it come to yourself sa nakita ko dito, to growth. And then, nag-another path ka na rin sa iba, no? Sa nakita ko dito. And then, nakita ko naman you find your peace and you find your happiness. Talagang nilet ko muna to, iwinidro mo na. As in, hando na yung bagong buhay mo, hando na yung transition, yung transformation mo, inend mo na to. There's a
new door to open para sa iyo, yan. Kumbaga, handa na yung you let go something and you move on. No? Strong will, ano? Handa na yung ano mo, strong will eh. Kasi in the past, parang nagkaroon ng mga forceful, yung mga pinilit ka, parang ganun something, na parang gawin mo, ganyan, ganun, keto, ganyan. No, may mga challenge ako nakita sa'yo kasi. May mga nag-under attack sa'yo. Okay. Oh, okay, okay. Ba dito maka may bagong trabaho kayo, may papasok na pera. May bagong kayong gagawin eh. Okay, when it comes to a family, ano, sa nakita ko dito na talagang all the responsibilities is nasa iyo. Ang dami mong naging problema. No, when it comes to your family, malalapit sa puso, yung mga nakapaligid sa'yo, no? Para ikaw yung nagkakaroon ng stress, ikaw yung bumubuhat ng lahat ng sakit, no, dito, ng hirap, sa nakita ko dito. Ay. Bakit po? Kasi nakita ko dito, ano eh, nagkaroon ng lungkot sa'yo. Nagkaroon ng mga lack of community, na magulong family, hindi naging maganda. Pero nakita ko naman, it's finished na. Siguro sa iba finished na, o kaya dito, magkakaroon pa rin sa this week ng mga pagtatalo, no? Sa nakita ko dito. Magkakaroon ng mga, may mga dreams ako kasi na nakita ko na nag-shattered sa'yo. And then, may mga bad decision kang naganap. Or baka this week, baka may maganap na gano'n ha. Ingat ha. Pero sa iba, dapas na to. Mm-mm. Kasi, kung tutuusin sa nakita ko dito, sobra-sobra yung pagbibigay mo eh. Which comes to your lovers or kaya sa family mo. Yan o. Oh. Ikaw lahat ang umangkang ng umangkang. Tama ba yung Tagalog ko? Ikaw yung pumasa ng mga responsibility sa kanila. And then, in that situation, nagkamali ka, no? Na-overwhelm ka. Kaya ka nagkaroon ng mga bad decisions sa buhay mo. No? O baka, I hope dito, this week, hindi ka magkaroon ng mga bad decisions, ano? Medyo mag-ingat tayo, no? Tsaka yung wag naman natin na buhatin yung responsibilidad ng iba. Kasi hindi naman sa'yo yun. Hayaan mong solusyon na nila yun sa sarili nila. No? Kasi hindi sila matututo. Di ba, anak? Di pa po? Alin ba? Ito na, anak. Ayun, no? Kailangan lumilipad. Hala, nag-reverse. Devil. Oh, God. Talaga? Ano, no? Ingat lang din, ano? Sa nakita ko dito. Hala. Tama ba to? May tao dito na... Anak, hindi po. I don't know kung friend mo to. Lovers? Kinakasalan? Nakakausap? Ano to? Related to sa'yo? May related siya sa'yo, pero itong tao na to, may ginagawa siyang hindi maganda sa'yo. I don't know. Pero nakikita ko dito, binablock magic ka niya, oh. Mm-mm. Pero, hindi ko alam bakit parang sinasabi niya, they concern. Parang sinasabi niya na, ano siya sa'yo. Parang may pagpapahalaga, pero hindi. Iba yung ginagawa niya. Binablock magic ka nito. Maaring mga
kapatid, kapamilya. Basta malapit siya sa iyo eh. Baka asawa mo nga to, naging karelasyon mo. O kaya mga kapatid mo, friend, ganyan. Basta malapit sa puso mo. Ano na to eh, nakaraan. Ano, nakita ko siya ibang tao. Ibang tao. Ano siya? Danger siya oh. I don't know why, pero insecure. There's an insecurity ako nakita dito. Moody. Hindi ko alam kung ikaw yung nagiging moody. Moody. Yun ang nakita ko. Tanungin ko nga bakit. Parang ang nasa utak nito. I don't know why, pero bakit parang may pinag... May tao ako nakikita na ano, dating galit sa'yo. Mga galit sa'yo. Tapos parang makipag-peace. Pero sa nakita ko, hindi totoo. No? Deep inside, may galit pa rin sila sa'yo. Baka, I don't know, parang ganun nakita ko. Bakit? Ano, bakit mo ginagawa to kay Libra? Tanungin natin. Bakit mo ginagawa kay Libra ito? Oh! Para saan? Nainis daw sa'yo. Ano ito? Parang ano? Parang ayaw kanyang makamove on. Bakit? Hala oh, talagang nasa mabalak nito oh. Talaga na ito ah. Gabi ito ah. Hinuhold ka niya to make a new beginning. Gusto niyang ano eh, magkamali-mali ka eh. Bakit? Anong dahilan? Hala? Sigurado ka? Hala? Alam mo, Libra, may gumagawa talaga sa'yo. Promise. Lahat na ng card na nakita ko, may gumagawa sa'yo. I don't know, pero parang sinasabi niya dito, gusto kanya nang mawala. Hindi ko naman kayo tinatakot kasi hindi naman to energy, no? It's a general reading lang po tayo, no? Okay, mini-work out niya to. Matagal na niya itong ginagawa, eh. Parang dinadahan-dahan ka nito, ah. Yun, no? Nagiging, oh. Tingnan natin. Aba. Aba, ang laki. Oh! May sakit ba kayo, Libra? Ingat ano, baka magkasakit kayo. Kasi parang dinadahan-dahan ka niya. Baka iba dito, shota niyo to, boyfriend, girlfriend. Tamo, may bad news ako nakita sa'yo. Pero sa bad news ako nakita sa'yo, Libra. Magdasal-dasal kayo. Paniniwala lang sa ano, fast. No? Mukhang hindi maganda to. Magsuot kayo na ano ganito oh, mga gold. Basta totoong gold. Kahit ano, basta ang pwede rin 24K, no? Mas matibay kasi 'yan. Pero basta kahit gold, kahit manipis, kanya magsuot kayo na sa katawan niyo palagi ng gold. Pang protection din 'yon. Yung iba sinasabi nila copper. Oo, alam ko rin copper eh, pero kung wala naman kayo ng copper, mag-gold kayo. Protection yun. Saka syempre, wala pa rin hihigit sa taas, ano. Samahan nyo ng dasal. Lagi kayong mag, ano, ha. Suot ng gold. Hindi pwede peke, ah. Yung totoo. May mga galit sa'yo, Libra. Maaring ano, no, sa iba dito, hindi kayo nakakatulog, no, sa mga pagwo-worry, kasi nalilito kayo kung saan talaga yung tamang direction nyo. So, nakita ko rin na kung may mga magaganap na away, yan, magkakaroon nga ng peace or magkakaroon ng solution, no, sa nakita ko ito. Yan, mga pag-iisip sa gabi, no.
Pwede ko bang malaman si ano? O kaya mga problema nyo sa kaperahan na maaaring may, ano, I don't know kung anong pangyayari nun, no, mukhang kinalimutan nyo na rin. Kasi nagkaroon na ng pagsasaayos dito o nagkaroon na ng revert, ganyan sa nakita ko dito. Parang kung may mag-o-offer man sa'yo, parang hindi mo na siya tatanggapin. Parang maghihintay ka ng sign, no, sa nakita ko. May hihingi rin sa'yo ng, baka may humingi sa'yo ng off, ng tulong. O may humingi na sa'yo dati ng tulong. Pero parang hindi mo pinansin o ni-reject mo na siya. No? O kaya naghihintay ka ng sign kung tutulungan mo siya o hindi. Or a vice versa. No? Sana ba't ako dito? Ay, ano ba yan? Parang this week, magiging moody kayo. Mm-mm. Magiging moody kayo, parang, I don't know, magiging emotional. Ang nakita ko dito, parang wala kayong magiging, I don't know, parang uncaring. Parang wala kayong paalba, saka kung may relasyon kayo, o kaya malalapas sa punyo, wala akong pakialam. Parang something ganun. Mm-mm. Parang, I don't know, kung, something maguguluhan ka, no? May, ganun. Parang hindi ka na, magtitiwala or hindi ka na magtitiwala. Basta ganun, hindi ka na magtitiwala sa mga taong nasa paligid mo, nakakasalumuhan mo. Nakita ko dito, o kaya pag-iisipan mo na sila ng parang pag-iisipan mo muna sila, ganun. Kung totoo 'yung sinasabi nila. Iba dito ano no? Caregiver, healer, teacher, lawyer, doctor. Parang nag-speak kayo ng ano, salita ng Diyos o nagbibigay kayo ng payo. Parang, kasi nakita ko nakaka-heal kayo ng mga sakit na nararamdaman o ano ba to? Katawan, ganyan. Siguro, ano, may makikipag-usap sa'yo tapos parang mamumudi ka. No? Parang maiinis ka. Yan. Ang nakita ko dito. A part of the family o dati mong asawa o karelasyon yan. O kaya may hinihintay ka na makipag-communicate sa'yo pero mamumoody type ka. Parang, I don't care. Or something ganun. Mm-mm. Kasi kumbaga nagkaroon ng mga pagsisisi, na related ang money. Yan, kumbaga ang tagal mo naghintay dito tapos nangyari lang yung nangyari. Yun ang nakita ko dito. May mga pag-iisipan ka this week, ano? Mm-mm. Na mga, ano, isa sa ayos, kumaga pa. Magiging patient. May mga karamdag ka rin ng pagiging patient. Parang sisiyasatay mo yung sarili mo. Urong-sulong na feelings. And kung magre-retiro ka, or bibitiwan mo na itong sitwasyon na ito. Parang something gano'n nakita ko. Recovering from a difficult situation. Nakita ko, parang mag-iisip ka mag-isa. Parang masipiliin mo munang mag-isa. Gano'n nakita ko. Arigato namaste, God bless.